Good afternoon, guys. Welcome back sa ating YouTube channel. Okay, so ma-repair tayo today. This is XXFX. So line number 1212 kay Sir Marlo. RX580 pala ito, guys, 8GB. Sumali ang aking title. RX580. Okay. So yan, 8GB. No display, guys. This is a refurbished card. Okay. So as you can see, ayan. So tapos may repair history na din siya. Ah, mapapansin nyo, may mga plaques na po siya. Ito may plaques din to, tapos may plaques. So galing na siya sa repair. Ayan. So tapos mapapansin nyo, yung car in GPU chip may puti sa gitna. Oh. So parang overheated something. Okay? So ito yung ating i-repair. Okay? So, medyo maingay lahat. May ultrasonic cleaner. Kaya, tiis-tiis lang. So, tester. So, I'm using... Okay. Okay. Hindi talaga kaya. Ang magandang view. Okay, so yung ating 0.8 volts is good naman. So 12 volts, si present. Okay, PCIe 12 volts, present. 3.3, so present. So tingnan natin kung may mga shorted ang ating ano. So wala naman. So wala naman siya shorted. Okay, wala. Sabat-abat ito. Ito. Okay, so wala. So, all goods. Okay. So, wala din. So, perfect. Okay, it's working. 5 volts. So, perfect. So, check natin using voltage injections. So, inspection pala muna natin. Para makita natin kung may problem talaga. Ayan. So, refurbish siya, guys. As you can see, may mga something ano. This is a refurbish, guys. Refurbish card. So, mahirap yung mga ganito. Ayun, line pati play, no? Masyado na siyang na-overcook. Na-overcook na ito, guys, itong refurbish card na to. Okay? So, overcook. Ayan, napansin nyo, dilaw na lahat ng mga linyada. So, ganun talaga. Basta pwede pang ibenta, benta. Ayan. So, refurbish. Tapos mapapansin nyo yung kanyang GPU chip. Ito, may parang bonding sa gitna. Tapos, ayan, no? Sabi nung mayari, ito daw ay nabili na daw niya ng bago pa. So, 3 months yata yun. So, ayan, wala naman tayong shorted na nakita. So, PWM. Ayan, so, yung mga card. Kaya lang, ang problem lang dito, ang pangat lang siguro sa mga refurbish. Ayan, itong ganito. Hindi siya, ayan, no? Ayan. Kaya lang nireflow na pala ito, guys. Ayan. So, ang pangit lang pagkaka-refurbish. Parang hindi yata tinanggal yung mga plaques. Ayan. So, ang gagawin natin dito, ang pinakamagandang gagawin natin ay magre-remove ng plaques. Ayan. Ayan. Kaya lang. So masyadong magastos. Then, masyadong maano to. Tawag dito. Masyadong matrabaho. So, walang magagawa. Yan ang part ng ating works. Okay. So, hot air tayo ngayon. Ay, hot air bang? Tama, preheater. So, using preheater. So, ang gagawin natin ay pre-preheat natin yung PCB. So, i-remove natin yung mga plaques na ginawa nung unang nag-repair. Okay. So, wala. No choice. Ganun talaga ang buhay. Yeah, so, no choice tayo. Oops. So, kailangan natin gumamit ng preheater. Okay. Ayan. So, kailangan natin ng preheater. Tapos, kailangan natin ng blower. So, ayan. Kailangan natin ng hubs. Kailangan natin ng tissue.
Matik yan, tissue, pagkaganto. Ano tayo ng maraming tissue. Yan, lumalabas na. Papalabas ng tissue. Anong tissue, baga ng ano. Palabasin natin yung mga plaques. Matagal pa yan. So, matagal pang painitan yan. So, ayan guys, ang gagawin ko dyan ay yun, gaganunin natin. Using pang blower, palalabasin ko yung mga plaques. Yan, kasi dead siya guys. Dead ang, ay, tawag dito. Dead baga ang ano. May mga plaques kasi sa ilalim ng GPU chip. Tapos, ano, memory. Nasilip natin sa microscope. Ay, yun ang problem. So, possible siya yung, kaya siya dead. Kasi ang problem niya guys ay no display. According sa chat ng ating customer. Ano chat ba nito? Tapos sabi ko sa kanya. Yan. Napacheck na daw pala niya sa iba. Sabi niya, napacheck ko na po yan sa iba pero hindi po kinaya gawin. Ayun. So, kasi nagsend ako ng mga video, picture sa kanya. Para prover na ano. Yan. So, pinarepair na pala ito guys sa iba. Yan. So, this is XFX RX580. So, bigla na lang nawala ng display. Halos bago pa po. Yun, sabi niya. Kakabili lang daw niya. Yan. So, yun yung ating pagsisikap ang i-repair. So, marami siyang plaques guys. Yan. So, wala naman tayo. Wala akong nakitang shorted. Kaya lang, minsan kasi yung ganito. Kaya hindi nabubuhay. Dahil dun sa mga plaques na ginamit. So, hindi ka alam kung ano. Kailangan ko i-remove muna yung mga plaques. So, ang dami natin matatanggal ng plaques na ito dito. So, 200 pa lang tayo. So, tanggal din natin ang plaques. Okay na? Yan, dami. So, daming. Daming ano? Okay, so let's proceed sa next level. Okay. Napainit na natin siya, guys. Marami ng ano. So, maraming plaques. Ay, lila, naligaw na sa plaques eh. Ah, ganun talaga. Maraming plaques. Naligaw sa plaques. Plaques pa mo. Dami.
hirap sa buhay. Ang marami na. Maingay ang ating record. So, medyo malamig-lamig na siya konti. So, konti na lang palamig. So, palamigin lang natin itong sa kanyang core. Para maganda-ganda. Mainit yung mga capacitor. Mainit pa. So, ito ang problema natin ngayon. Ayan, malaking problema. Ay, pag nireflow at nilagyan ng flux ng mga nagre-repair. Ayan. So sad. Naman, so sad talaga. Medyo malamig na siya. I think pwede na siya. So, kunti pa nga dito. Sa likod. Okay na yan. Masyado tayong tatagal. Okay. So, voltage checking tayo, of course. Tapos na ang ating tester. Sa... wala naman tayo nakitang shorted. So, I think makapwede na. Tingnan natin. Sana hindi umusok. Okay, so you see diode mode. Okay, let's proceed. So tester. So tingnan natin. Kasi this is no display. Ayan. No display po yung ating nire-repair. So tingnan natin kung may display na. Okay, power on. Ayan. So umiinit naman yung chip niya, guys. So, chip is heat up. Ayan, heat up. But, no display. Okay, so, let's check. Okay, this is 0.9. So, present. Okay, okay, kita. Mahirap talaga. So, not detected siya, guys. So, ito ay 0.8 present. So, may beacon naman tayo. Yung ating memory ay, so check natin yung memory, guys. Ayan, so mababa yung supply natin, 0.198 lang. So wala tayong supply sa memory. So, so nako, delikado pa yung ating GPU, yung ating mga memory. Kasi wala tayong supply na voltage sa memory. So let's check. So palitan natin itong isa na to. Itong isang... okay. So, ang ating MOSFET na kailangan ay na driver IC pala ito, guys. So, this is W8722. Paabot nga ng ano dyan, AW. AW, to the left. Yan. Oops, yan, yan na. Yan, to the left. Yan, yan. Yan na. Yan. AW. So, AW. APW. Oh, haka na. APW, tama. Yan, thank you. Hindi, tama nga yata yun. APW. Yan, haka na. Thank you. APU ba yun? APW yun? APW8722. Okay, so replace natin yan. So... so, after that, pag na sana mag-display, kung hindi pa rin mag-display, guys, ay ultrasonic cleaner natin. Yan. Yun lang ang problem niyan, guys. Minsan kasi ay tanggalin ang flux para hindi masira. Yan. So, yan. Same. Dapat kasi... yeah! Russian.
Rush yun. Payday na yan. Oh, payday yan, payday. Ano yan? Okay. Ay, sorry. Wala, wala tayong microscope. Ba yan? Okay, I already removed, so we need to replace new one. Okay. So, lagyan natin ng flux. Okay, lagyan natin ng tinga. Soldering lid. Okay. Sana gumana. Sana gumana. Sana gumana at nang matapos na ang flux na to. Mga ka-flux. Yan mga... Okay. So, tingnan natin. Sakto? Fitted? Oh, sige, sige. Okay, okay. Eh, ilalagay muna yung backplate sa likod. Backplate muna. Ha? Oh, may backplate yan. Nasaan na? Hindi. Nasaan yung backplate? Nasaan yung backplate? Hindi, meron niya. Hindi, may backlit to eh. Saan na yan? Where is the backlit? Nasaan na kaya? Ah, ito. Oo na, ito. Ito ang backlit. Wala. Ibabacklit muna pag inilagay. Bago ilagay yung heatsink, lagay mo muna ito. Masin nakalagay. So, back to ano tayo. So, titesterin lang natin ito kung may change value. Okay, this is fusible pa rin. It's existing. So, same as usual. This is a fuse only. So, bagaman zero yan, talaga alam natin zero yan. So, ano yun natin? Palamigin. So, let's blow. So, let's blow the blower. Cool down natin ang ating device. So, sana gumana. Kaya lang pag di pa rin gumana. So, yun pa rin ang isang pinakamalungkot na kapalaran dito sa video card na ito. Okay? So, mainit pa rin. Ha? Pitted yan. Paano di pitted? Diba? Nandiyan yung tornilyo sa ano, plastic. Paki, yan, sa plastic. Yan. Oh, yung may maliliit lang, yung may iksi.
Ano lang yan, kunti lang yun. Ilang piraso lang. Dalawa lang yata yung pinakamaliit. Okay, so okay na to. So let's try. So sana gumana. So tingnan natin ang result kung working or not. Okay, so let's proceed with display. Okay, saksalpak natin. Lagyan natin ng kaunting pampalamig para so sana hindi umusok. Power on. Oops. Display ba o wala? Oops, mayroon. Huli, huli, balbon. So, kita nyo sa maliit na display? So, may display tayo, guys. Huli. Huli ka, balbon. Oh. Huli, balbon. So, okay na, guys. So, may display na tayo. Okay, let's turn up. Power up. Huli ka, balbon. Ayan. So, may display na tayo, guys. So, ang sira natin ay isang driver IC ng tawag dito. Driver IC ng memory. Kasi this is a supply for this memory. Voltage papunta memory at GPU chip supply yan. 1.3 to 1.5 volts. So, yung supply natin. So, mali baba yung binirelease na supply kasi damage na yung IC. So, possible nito guys. Kaya ito na damage itong ating video card na to. Sabi nga kahit kabibili pa lang, kung refurbish nga naman siya. So, dapat kasi in-ultrasonic cleaner muna nung nag-refurbish para safe po siya. Kasi kagaya nito, ang nangyari, nasira yung memory dahil sa mga plugs. Okay? Kung napansin nyo, pero sabi din naman nung nagpa-repair, nung may-ari na nagpa-repair sa atin. So, ang sabi niya kasi ay... pinatingnan daw sa iba. Yun nga, baka hindi natin alam kung nung re-refurbish ay malinis naman talaga. So, hindi natin alam. So, nasira pa. Ngayon, ang gagawin natin, guys. So, natapos ko na itong i-preheater. So, tanggalin yung mga plaques. So, isasalang naman natin sa ultrasonic cleaner. So, okay na ito, guys. May display na. It's perfectly working. Okay? So, success po yung ating repair. From no display. So, may display na. As you can see. Okay? So, ayan, guys. So, ang ating repair. So, next tayo. So, actually guys, yung mga may video naman to na ina-upload natin sa mayroon tayong uploaded nito mga video sa nating video card repair page, sa FB page, sa video card repair. So, check nyo lang po doon. Makikita nyo naman na may display na. Okay? So, okay na sila guys. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you in the next repair. Bye for now.